mga kwento ni Felmo. Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto ko lamang humingi ng tawad. Wala akong upload kagabi dahil nagkaroon tayo ng problema sa microphone natin. Sa ngayon po, hindi pa rin ito gumagana ng maayos. Kung napapansin nyo, ang gamit ko ngayon, earphone lamang po ng cellphone ko. Kaya sana kahit ganito, maideliver ko ng maayos sa inyo ang kwento natin ngayong gabi. Magandang araw, Sir Thelmo. Ang mga kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay mga short stories lamang. Kombinasyon ito ng karanasan ko at karanasan ng mga kakilala at kapamilya ko. Sana magustuhan nyo. Unang karanasan. Tungkol ito sa kalaro ko nung bata pa ako. Piyesta nun sa amin. May prosesyon ng mga santo. Tinuturo niya yung mga santong dumadaan sa harap namin. Ginagaya niya yung pwesto ng mga kamay ng mga ito na parabang inaasar at ginagawang katatawanan. Umabot ito sa puntong napapansin na siya ng mga matatanda at napagsasabihan. Pero hindi ito nakikinig. Nakalampas na ang prosesyon sa amin. Pero ganun pa rin yung ginagawa niya. Ginagaya ang kamay ng mga santo na ito. Tumatakbo pa nga ito. Yung tipong parang hinahabol ang mga ribulto. Maya-maya pa, narinig na lamang namin na umiiyak siya. Ngawa ng gawa na nakakaramdam ng sobrang sakit. Nakita namin itong nakadapa. Lahat kami na nandun. Tulong-tulong na itinayo itong kaibigan namin. Maaring nadapa lang siya pero ang hindi namin mapaliwanag nun ay kung bakit bukod sa mga gasgas, bali yung mga braso niya, nakapilipit at nagmistulang lantang gulay. Wala namang sinyalis na nasagasaan o nabundol ito. Pagkatapos noon, pinasemento ang mga kamay niya hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Ito namang kasunod na kwento ko. Naranasan ko nung nagtatrabaho pa ako sa call center. Early out kami noon kasi down ang system ng account namin. Alas dos na madaling araw. Delikado na para sa akin. Lalo na babae ako para mag-commute. Nagrenta kami ng hotel noon. Lima kaming babae. Lima rin yung lalaki sa team namin. At kasama namin yung manager namin o team leader. Nakatulog na ang iba naming kasama nun. Pero itong si Arvin, napagdiskitahan ng santo na nakadisplay sa kusina. Naninigarilyo siya nun. Hindi namin alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Pero isiningit niya ang sigarilyo sa kamay ng santong ito. Ang malala, kumuha pa ng litrato habang tumatawa. Yung iba, nakitawa na rin. Oras ng uwian, nauna na yung mga nakamotor. Si Arvin nakiangkas sa kaibigan niya. Nung sumunod na araw sa trabaho, hindi ito pumasok. Nabalitaan namin na naaksidente ito. Nung pauwi, yung driver nabukulan lang. Pero si Arvin, natanggalan ng hinlalaki sa paa niya.
Hindi po ako sigurado. Hindi ko maintindihan yung mga nangyari na yon. Pero siguro, kahit papano, wala namang magiging masama kung hindi natin pagtitripan ang mga ribulto na ito. Itong kwento namang ito, karanasan ng prof ko sa kolehiyo. Ang pangalan niya, Sir Louis. Nagmamasteral siya noon sa isang kilalang school sa Manila. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ang pasok niya. Itong prof ko na ito, may isa itong kaibigan na noon ay nakakasabay niya kapag umuwi. Madalas, si Sir Louis ang hinihintay nitong kaibigan niya kasi nag-aayos muna ito sa sarili niya bago tuluyang lumabas ng campus. Ang napansin niya lang dito sa kaibigan niya na ito, ni minsan, hindi ito nagbanyo o pumasok man lang sa banyo na yon ng kwarto nila. Hindi naman naitanong ni Sir ang dahilan, pero naisip ni Sir na baka lang narurumihan ito sa banyo nila. Merong salamin ng banyo na ito, hugis parisukat. Sa gilid ito ng cubicle, maliit lang, siguro kasing laki lang ng laptop. Doon lagi nagsasalamin ang prof ko. Ang napansin niya lang, kapag nananalamin siya doon, lagi raw nangangati ang ilong niya. Kaya napapapisil siya dito para lang mawala ang pangangati. Hindi umano ito yung paminsan-minsan lang. As in, palagi ito sa tuwing nakaharap siya doon. Hanggang sa isang araw, uwian nila. Nagbanyo ulit ito. Nandun ang kaibigan niya. Hinihintay ulit siya. Nagsasalamin si Sir Louis noon. Nang bigla na lamang pumasok ang kaibigan niya na ito. Nakatingin sa kanya. Tinanong siya ni Sir kung makikisalamin ba ito. Pero ang ginawa nito, hinatak niya si Sir palabas at tuloy-tuloy na silang umalis sa kwarto na yon. Nung makalabas na sa campus, tinanong niya itong kaibigan niya kung bakit ganon, bakit siya hinila, at kung bakit hindi ito umiimik. Ang sinagot niya ay yung bagay na sumagot sa tanong kung bakit nangangati ang ilong ni Sir at nagpatindig ng mga balahibo niya. Ayon sa kaibigan niya, may nakita itong babaeng nakabigti sa harap mismo ng salamin na yon. At yung paa nito, dun tumatama sa ibabaw ng ilong ni Sir Louis. Ito namang sumunod na kwento ay tungkol sa dati naming tinirahan na bahay sa Candaba, Pampanga. Nasa likod ito ng isang gasolinahan around 2009 to 2010. Third year high school ako nito. Kami lang ni Mama ang nakatira doon. Malaking bahay ito. Isang kwarto at may parking space sa harap. Ang napansin namin nung una, kahit na maganda ito at malaki, napakamura ng renta. 800 kada buwan. Hindi namin tinutulugan yung kwarto gawa ng maraming nakatambak na gamit at pinagamitan ng mga dating tumira sa bahay na iyon. Maski ang aparador, puno rin. Kahit ang TV at sala set, iniwan nila ito sa hindi malamang dahilan. Hindi na namin ito inusisa, gawa ng, para sa amin, jackpot na yung lugar. Sa sala kami natutulog. May kama doon na nakapwesto sa gilid ng TV. Yung uluhan ng kama, bale, pader na nilagyan ng stripes na wallpaper.
Unang gabi namin noon, nagising si Mama. Narinig niya na may nagbubuhos ng tubig sa banyo. Yung tipong tinatapon ito sa sahig. Akala niya ako, pero hindi nagtagal. Narealize niyang magkatabi pala kami. Nakaramdam siya ng takot noon, kaya mas pinili niya na lang na matulog ulit. Nung sumunod na araw, ikinuwento niya ito sa akin. Malabo ding kapitbahay namin ito kasi baka meron sa mga listeners natin na iisiping sa kabilang bahay ang tunog. Kaso ang problema, wala kaming kalapit na bahay. Kaya napaka-imposibleng makakarinig ng ganung tunog na galing sa kanila na parang nasa loob lamang ng banyo namin. Dalawang buwan lang ang tinagal namin dito. Hindi namin natagalan yung mga pagpaparamdam. May mga araw na habang nagluluto sa kusina si Mama at ako, nasa lamesa sa kusina, bigla na lamang bumukas ang pinto ng banyo. Tiningnan namin ni Mama ito at parehas kami. Nakita namin ang itim na aninong mabilis na tumakbo papunta sa kwarto. Saglit lamang kaming nagtinginan ni Mama noon at nang ma-realize namin na hindi normal ang nakita namin na yon, napalabas kami ng bahay. Pumasok na lamang kami nang medyo mawala ang takot namin. Isang madaling araw naman, nagising si Mama, naiihi ito. Pagbukas at pagtulak niya sa pinto ng banyo, nanigas siya sa nakita. Kulot na babae, mataba, nakaupo sa inodoro. Saglit lang yon, napakurap lang daw ng mata si Mama at bigla na lamang itong nawala. Magmula ng gabing yon, gumagamit na lagi kami ng arenola para hindi na kami pumunta sa banyo na yon. Isang linggo bago kami umalis sa bahay, may nadiskubre kami. Maglilipat sana kami ng pwesto ng kama. Pagkatulak namin nun, napansin namin na may espasyo o may liwanag sa isang gilid ng pader kung saan ang uluhan ng kama namin. Napaisip ako. Tinanggal ko ang wallpaper ng pader na yon. At dun, tumambad sa amin ang isang pinto. Kulay rosas ang pintura. Tinulak ko ito. Bumukas naman. Doon namin nadiskubre na may isa pang kwarto sa loob nun. May maliit na bintana, nakaparehas ng nasa banyo namin. Meron ding kama sa lapag. Maliit na lamesa na merong litrato. May mga pangkulay at coloring books. Walang ano-ano. Biglang sumigaw si Mama. Pagkatapos, tumakbo ito palabas ng bahay. Ako naman, kahit hindi ko alam ang dahilan, nakaramdam din ako ng takot. Kaya sumunod ako sa kanya. Habang nasa labas, hinihingal pa si Mama ng sabihin sa akin na yung nakita niyang babae sa banyo ay yung babae din na nasa litrato sa nakatagong kwarto na yon. Napag-alaman namin sa gasoline boy sa malapit na gasolinahan sa bahay na yon na may nakatirang pamilya dun dati. May special need ang anak nila. Medyo may pagkapasaway daw ang bata na yon. Ang madalas nitong ginagawa, nagbabasa ng sarili sa banyo o di kaya nagtatapon o nagkakalat ng tubig. Tinanong namin kung ano ang nangyari sa batang ito.
Ang sabi lang niya, hindi na lamang daw ito nagising isang araw. Yung mga magulang naman ito, umalis din sa bahay na yon. Matapos ang insidente, wala na daw tumagal na tumira sa bahay na inupahan namin. Sa ngayon, giniba na ang bahay na ito kasama ng gasolinahan. Pinalitan na ito ngayon ng mga tindahan. Hanggang dito na lang, Sir Telmo. Maraming maraming salamat sa pagbasa mo ng mga karanasan na ibinahagi ko. Maraming maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Pasensya na kayo sa quality ng recording natin ngayon. Gagawin ko ng paraan bukas para maayos natin or kung walang choice, kailangan na nating magpalit ng bagong recording set. Yun na po. So, simulan na natin yung shoutout request natin, mga kagiliw. So, medyo tambak tayo ngayon, pero okay lang. Isa-isay natin itong basahin. So, medyo mahaba ito. Simulan na natin sa bagong miyembro ng Centennial. Maraming maraming salamat po, Yets Mon Mont. Thank you po ma'am sa membership nyo. Sa mga hindi pa nakapag-member, join na kayo sa Centennial natin kung magugustuhan nyo yung perks. Click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button para makita nyo yung mga perks natin. Ayun lang po. Binabati ko rin ng pangalawang buwan nyo na as members sa Centennials natin. Sorry. Si Ma'am Ruth Tagat. Maraming maraming salamat Ma'am Ruth. Ingat po kay lagi. Binabati ko rin yung isa sa mga hinahangaan ko na writer, si Sir Jupiter Toledo. Hello sir. Magaling na writer ito. Madami na itong na-upload or na-publish na stories sa iba't ibang horror narrator. Isa na dito yung ipopromote nating channel. Isa sa mga narrator din. Visit nyo, Creepy Junkie. Creepy Junkie TV. Magaling din na narrator ito. Dito nagsusulat si Sir Jupiter. Channel promotion din kay Choi Shell Rodriguez. Hindi po siya horror, puro lang siya good vibes na mga video, mga TikTok, mga ganan. So kung bet nyo na magpatawa konti, visit nyo lang yung channel niya. Pinapa-shoutout din ko rin, isa sa mga horror channel din, pero animation to. Si Creepy Shinigami. Visit kayo, maganda yung video niya, as in, nakakatakot. Next shoutout is from Maria Caria. Good morning, sir. Pa-shoutout po sa next video nyo. Birthday ko po today, so kahapon to, so I'm sorry. From Hong Kong po, thank you. Sorry, ma'am, belated happy birthday. From Yeuj Absent Forteza. Sir Seth, pa-shoutout naman po kami ng asawa ko. Gabi-gabi po kaming puyaters, kakapakinig sa inyo. Kahit yung mga luma niyong video, pinapakinggan namin. Ang galing kasi. Silent Listener, Yuki Nohana and Ash Truth from Paranaque. Thank you po. Pinapa-shoutout ko rin si Ma'am Karen Kalosing from Cavite. Or si Ren Kalosing. Hello po sa inyo. Next is kay Ada Joyce Guadalupe. Hello Sir Seth. Pwede po bang magpa-shoutout sa'yo sa next story mo sa mga kwento ni Thelmo? Nakaka-inspire kasi kung ma-shoutout mo po ako. I'm Ada Joyce all the way from Taiwan. I'm always watching yung story, Sir Seth, at yun po ang nakakapag-alis ng lungkot ko dito. Salamat, sir. Padamay na din yung tatlo kong anak, Shesley, Shane Harthin, at Tisay, at sa mahal niya na si Christopher. Salamat, sir, at more power sa channel mo. Thank you po, ma'am. Ingat po dyan. Kay Arceli Pawiri, good day, Sir Seth. I am your silent listener po. Nais ko lang po sana magpa-shoutout. It's my 16th birthday po sana. Ma-shoutout. Hello, ma'am. Belated po. Pasensya na na-delay. Kay Ma'am Rose DP, good morning, Sir Seth. Try lang po if mabigyan ng chance na mabasa niyo po. Pa-shoutout o pabati naman po kami ng anak ko. Birthday namin, August 27 po. Anak ko si Nel Gem. At ako po, Rose Della Peña. August 29 naman po ako. Magkadikit. Bali, bukas na yung birthday ko. Happy birthday po. Silent listener niyo po ako mula noong nagsisimula pa lang kayo ng horror narration. Thank you, more power. Thank you, Ma'am Rose.
From Rasek Ramseason. Pa-shoutout po ulit Sir Seth, Rasek Ramseason at sa kuya ko na si Ivan Season, at idagdag ko na rin po ang dalawa kong pinsan na si Dennis Ron, Ron Dennis Ferrer at Ryan Kobe Cruz. Thank you po Sir Seth, at huwag po sana kayo magsawa na tumanggap ng mga kwentong ibabahagi namin. More power sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Thank you po. Kay Edrihana Cars Garma Escorel. Hello Sir Seth. Silent listener niyo po kami dito sa Isabela. Pa-shoutout po sa papa ko, Edwin Escorel, sa family Garma Escorel. Sir Seth, thank you po and God bless sa inyo. Ma'am, thank you. Madako naman tayo sa shoutout request ng aking mga members sa Centennial. Simulan na natin kay Fogs. Sir Seth, pabatiin lang kita ng happy birthday. Hindi, joke lang. Hindi pala birthday. More power and stay safe po lagi. Sobrang solid na solid ka sa mga kwento ni Thelmo. Kaya ito. Thank you, Sir Fogs. Thank you sa pag-maintain na membership. Kay Sir Argel Wibimi, shoutout ko lang boss na continue support mga kwento ni Thelmo. At huwag tayong magsawa sa pakikinig sa mga bagong nakakatakot na kwento. Tunay akong natatakot sa mga kwento mo, boss. More power and keep it up. Thank you, sir. Kay Ma'am Timmy of Secret Love and Life Confession, good day, Sir Seth. Shout out sa same people. Same wishes. Happy weekend. Thank you, Ma'am Timmy. Luna Team Eagle, good evening po sa lahat ng listeners. At sa'yo din, Sir Seth. Pa-shout out po sa anak kong bunso na may birthday ngayong 29th birthday na si Shaina. Uy, 1 year na lang, di ba na? Pa-shoutin sa panganay ko na si Shaira at ang BF niya na si Lester. Pati na din po ang Blue Eagle Team TikTokers. Luna, silent listener from Malaysia. Thank you and more power. Take care and God bless us all. Thank you po. Kay June Michael Lacinto, shoutout ko lang boss sarili ko. 1 week naging busy kaya ngayon ako nakapakinig. God bless and more power boss. Thank you Sir June. Kay Ma'am Ruth Tagat, 2 months na siya. Ang ganda ng badge. Pa-shoutout po, sir, kami ng baby ko, Eunice Mathea, and sabi kong si Edgar. Thank you, sir. Stay safe. Thank you, Ma'am Ruth. Kay Sarah Drumal, hi, Toto Thelmo, para sa iyo ang shoutout request ko ngayon, more power. Nakipag-unahan pa daw siya. Thank you, Ma'am Sarah. Kay Ma'am Aubrey Delgado, good day, Sir Thelmo. Pa-shoutout sa aking mahal na bunso na si Urich Stanley. 8th birthday niya na po na sa August 31. Wow, advance. Happy birthday, Baby Urich Stanley. Ang sabi niya, ayaw daw niyang lumaki para forever ko daw siyang baby. Shoutout din sa'yo, sir. Tell mo na sa 25k plus ka na. Yay! Baka naman, sana may po full face reveal na. Nako! More power po sa'yo and more subs to come. Thank you, Ma'am Aubrey. Kay bayit ako pero rakista. Shoutout sa small YouTuber. Isa po ako para tulungan kayo. Hello, ma'am. Kay Griselda Delante, Sir Seth, ikaw na lang muna i-shoutout ko. Naubos na ata lahat. Galing nyo po. Salamat, Sir Seth. Tangkilikin nyo po yung kwento ni Thelmo. Nakakatakot at ang galing ng pag-narrate. Ingat lagi, Sir Seth. Hello sa lahat ng mga tagapakinig gaya ko. Thank you, Ma'am Griselda. Kay Leivali, hello, boss ko, Seth. Pa-shoutout sa family ko sa Negros Occidental, Escalante City. Kina Zahara Valencia, maganda kong anak yan. Sa tita ko pero lalaki, si Ipir Arsaga. So Seth, Yang Yang at baby ko, Victoria Lee. I love you all. Thank you, ma'am. Last but not the least, kay Ma'am Rain Lazaro. Hi, Sir Seth. Kamusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo parate. Salamat sa mga ng kwentong ninanarate mo. Swabe pang boses mo. Pa-shoutout po sa husband kong si Ray Aplico at baby naming si Rain. Pa-shoutout din po sa mga katrabaho ko sa Israel Kemehosen Corp. At syempre sa mga kasama ko sa bahay na sila Axel, Sheena May, Arden, Jerry, and Tricky. At sa mga tagamasbate. Mag-iingat po tayong lahat parate and may God bless us all. Thank you. Ayun lang mga kagiliw. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ingat.